A good way to make our celebration even more solemn, lalo yung pandemic na ito, ay yung reading the story of the passion, death, and resurrection of Jesus. Ewan ko kung meron na sa inyo nakakumpleto nito na nabasa na, na hindi mo lang napakinggan, hindi mo lang nabasa sa misalet, o nabasa sa ano, kundi talagang nabasa mo of the story of the passion, death, and resurrection of Jesus. Maalala nyo, nung unang panahon, nung wala pang Biblia, yung mga ano natin, mga magulang at mga lolo-lola natin, dahil wala ngang Biblia, so chinachat yung pasyon, yung tinatawag na pasyon. Ilocano version, may Tagalog version, that was before. Pero dahil wala ngang Bible, eh ngayon, sagana tayo sa Bible. So there is no need, although you want to be sentimental, babasa. May mga simbahan pa rin nagpapabasa ng pasyon. Although ngayon, nilockdown pati yun, pinagbawalan ng gobyerno ang pagbabasa ng pasyon, public, dahil nga sa transmission ng virus. Pero bakit ginagawa yan noon? Dahil nga, wala namang Bible. No? So they want to know the story. Para bang kung maalala nyo, pag meron kang mahalagang story sa buhay mo, hindi mo na mabilang kung ilang beses mong inulit na ikinekwento. Hindi mo alam yon, pero yung nakakarinig, yun na naman, narinig ko na yan, 10 beses na, 100 beses ko lang narinig yung sinasabi, yung kwento ng kaibigan ko na ito. Kasi nga, for him, or for that person for, na nagkwekwento, yung mahalagang parte ng buhay niya ay parang buhay na buhay. Alive in her memory, no? So ganyan din yung when we read the story of the passion, it becomes alive. Hindi na lang siya parang nagbabasa tayo ng kasaysayan, kundi nakikibahagi tayo sa mga mystery ng ating kaligtasan through the passion, death, and resurrection of Jesus. Kaya napakahalagang basahin yung story. Lalo ngayon kasi mas marami tayong panahon, yung panahon ng ngayong may mga tawag na lockdown. Okay. So, kumbaga, yung passion ni Jesus ay passion din ng sanlibutan. Punta na tayo ngayon sa Jesus or passion story. At dito nyo makikita no gaano ka central, gaano kahalaga, gaano ka-fundamental, no? Yung story na ito is not just a simple story. It has to do with our salvation. At kung makikita ninyo, ito yung pinakaunang story about Jesus. Yun ang sabi ng mga eksperto ng Biblia. Bago pa naisulat yung kwento tungkol sa mga ginawa ni Jesus, mga kanyang kababalag, mga kanyang mga himala na ginawa, pagpapagaling, eksorsismo, pagtuturo, papanganakan niya, sa story ng Christmas, bago pa daw naisulat ang mga yun, ang naunang nabuo na story sa Biblia, sa Ebanghelyo tungkol kay Jesus, ay yung story about his passion. Parang ganito yung illustration niya. So, nauna muna yung passion ni Jesus, no? Before yung mga story tungkol sa kanyang kapanganakan. Yun yung kapanganakan na yung bandang huli na ang pagka-composition niya. That has how central and fundamental yung passion story. Okay? It is the first to be written down before other stories about Jesus ay nagawa. So, yan ang, kumbaga sa mga unang Kristiyano, yun ang kanilang alaala. The most important remembering sa kanilang buhay pananampalataya about Jesus. PDR means Passion, Death, Resurrection. Ang Passion, Death, and Resurrection story, nasa apat na Ebanghelyo ito. Hindi lahat ng mga tungkol kay Jesus ay represented sa apat na Ebanghelyo.
Pero one of them na complete, na nandun lahat, is yung story of the passion of all of the four Gospels, each with a long story of Jesus' passion. Mahaba. Tigdadalawang chapters usually towards the end of their Gospels. Mahahaba. Ibig sabihin, mahahalaga na ang mga kwento na ito. Mas mahalaga pa kaysa birth of Jesus kung i-compare mo. Kasi apat sila. Yung birth of Jesus, dalawa lang ang mayroong story sa kapanganakan ni Jesus na Ebanghelyo. Si San Mateo lang at si San Lucas. Pero sa pasyon ni Jesus, yung apat ni Ebanghelyo, Mateo, Marco, Lucas, and Gospel of John. Then the Gospel of Mark is the first written gospel. Ito yung topic natin ngayong gabi. Kasi hindi ko naman ma-cover lahat yun. Imposible. So, kasi ang haba ngayon, no? And I want to be a little detailed para may bago naman sa pag-aaral ninyo tungkol dito. So, Mark is the earliest gospel, the oldest of the four. And the passion story is the first story to take shape in the gospels. Nabanggit ko na yan kanina. And hindi sila magkakaparehas. Mayroong o maraming pagkakaiba, considerable difference in content. So, yung mga nagbasa na nung apat na yon, so I suggest, no, bago kayo umuwi sa Pilipinas at mag-retire, basahin niyo yung apat na ebanghelyo, apat na story ng pasyon ni Jesus. You will notice there na there are similarities big, pero marami ding pagkakaiba. Bakit ganon? Kasi every gospel writer nga may sariling punto de vista kung paano niya ipahayag si Jesus sa kanyang mga tagaba, audience. For example na lang, yung tinatawag natin na seven last words. The last words of Jesus, magkakaiba. No? Halimbawa, Father, forgive them. Yan, so kay San Lucas yon. Tapos yung truly I say to you, today you'll be, San Lucas lang din yon. Yung number three na woman, this is your son, this is your mother, kay John lang yon. Wala sa ibang ebanghelyo. Yun namang, my God, why have you forsaken me? Sa dalawang ebanghelyo lang yon, Mateo and Marcos. Tapos yung I thirst, ako'y nauuhaw ako ay kay John lang yon, wala yung ibang ebanghelyo. Yung natapos na, it is finished, no? Naganap na, kay John din lang yon, no? Wala doon sa tatlong ebanghelyo. And then yung Father, into your hands I commend my spirit, number 7, pinakalas, kay Lucas lang. You could you imagine, yung sabi ko kanina, ang dami nilang pagkakaiba. So, they are not necessarily the same. And bakit ganun? Kasi nga, each evangelist has a reason why. May sarili silang, kumbaga, iisang Jesus, apat na mukha ang kanilang nilalarawan kasi depende sa context nila, depende sa panahon nila, depende sa mga tao na kung saan nila ina-address ang kanilang ebanghelyo. For example, si San Marcos, na pag-uusapan natin gabi ay nakafocus lamang siya sa suffering of Jesus, no? Kung paano siya ni-reject, condemned, no? Maltreated by many groups hanggang abandoned by his disciples. So yun yung focus niya, no? It's the suffering. Kaya makikita niyo mamaya yung presentation natin, mapapansin niyo na Jesus alone is suffering. And pagdating mo naman kay San Mateo, ang style ni Mateo sa passion niya ay papakita niya na hari si Jesus, no? Kingship of Jesus, kung paano nag-conspire yung mga powers to get rid of someone na political threat. Kaya nga, hari kasi ang tingin. So, yun yung focus ni Evangelista na si Mateo. Pagdating mo kay Lucas, yung innocence of Jesus ang focus niya. So, walang kasalanan si Jesus. So, kaya nandoon si Pilato na
He did not deserve death, sabi niya. And then yung mga si Herod, Antipas, si repentant thief, pati yung thief, no? And acknowledge na innocent si Jesus. All of these people recognizing the innocence of Jesus. All dito yung mga kalaban niya sana. So you could imagine na iba-iba silang punto de vista o kanilang teolohiya. Pagdating mo naman kay John, si Jesus doon ay hindi siya ay suffering Messiah, but exalted na siya. He controls everything. He was in charge of what is happening sa kanyang siya ang nagdidikta sa takbo ng pagka-crucifixion niya. Kasi nga, ang presentation ni John, yung crucifixion ni Jesus ay exaltation niya, glorification, at completing his mission in fulfillment sa will of the Father. So, yun. Kaya pagdating mo kay John, iba yung ano niya, kay Jesus. Hindi si Jesus na nagdurusa, kundi Jesus na itinaas, no? O Jesus na exalted or glorified. So, yung mga ebanghelista, hindi talaga kasi sila mga historiador. They are not historians, taong historiador, kundi they are more tagapahayag o nagpapahayag o ng mabuting o proclaimers na of the good news of the Paschal Mystery. Hindi katulad ng mga reporters ngayon o mga historians ngayon na tinitignan nila yung mga detalye, inaayos nila ng chronology, yung logic ng story, di ba? May mga editor, may mga ano, bago nila i-publish yung sa mga pahayagan, halimbawa, katulad ng Hongkong Examiner, halimbawa, o yung newspaper ng Hong Kong, ng Chaplaincy, for example, mga historians yun, mga journalista, hindi ganoon, mga ebanghelista, hindi sila nagre-record. But they were more to proclaim kung sino si Jesus. Kaya you would understand na meron pagkakaiba ang kanilang pagpapahayag kung sino si Jesus. One Jesus, but four Gospels. Okay. Focus natin ngayong gabi ay ito yung ay ang passion, death, and resurrection of Jesus. Kaso yung resurrection, table muna natin, installment lamang po ay dahil sa lack of time, second episode ito. So dito muna ako po-focus, passion and death sa Ebanghelyo ni Mark. Kung may mga story kayo dyan na hindi nakasama, malamang hindi yon kay Mark. So, kasi ang tendency natin, halo-halo yung alam natin sa pasyon ni Jesus eh. Galing kay Mateo, galing kay Lucas, galing kay Juan, hinahalo-halo. At sa paghalo-halo na yun, hindi mo na alam kung ano yung direksyon ng ebanghelista. So, gusto nating malaman yung ebanghelista kasi nga ito yung may focus kung ano yung tingin niya sa pasyon at kamatayan ni Jesus. So, medyo mahaba-haba ito, I will go through them and commenting comments, giving you few comments. Kaso magpapatalastas muna ako. Talastas agad. So, kung gusto niyo yung meron akong YouTube channel, Biblical Apostolate PH. Nandito lahat yung mga lecture ko in Tagalog at Taglish. From Genesis, nakaabot na kami sa Jeremiah. So book by book, malaman ito, marami kayong matututunan. Some of you, katulad niya na Josephine, mga taga Hong Kong, ay kasama na sa Facebook group every Wednesday. Nagbibigay ako ng lecture for an hour from 8 o'clock to 9 o'clock. Yung iba kasi hindi naman pwede before 8 o'clock. So you can just review na lang yung YouTube. O kung mahirapan kayong humanap yung YouTube, you go to my website, fatherrandy.com, nandyan yung mga links, papunta yung, including yung binigay ko na talk noong nakaraan, Meet the Bible, nandito na rin sa YouTube channel. Okay? So patalastas. Tapos na yung patalastas.
So let us go to the Gospel of Mark. Yung Ebanghelyo ni San Marco, yung passion niya ay matatagpuan mo sa 3, 14, 15, 16, 3 last chapters ng Ebanghelyo. So chapters 14 to 16. Maikli lang ang Ebanghelyo ni Marcos, 16 chapters lang. And from 14, 15, 16, ito yung passion, death, and resurrection of Jesus. Magsisimula siya sa account tungkol sa babae na walang pangalan, a named woman who anoints Jesus. Now, merong pangalan na Martha, Mary doon sa ibang ebanghelyo. So, iba yon. Ibang kay Marcos, hindi niya pinangalanan. No name at all. And it is a dramatic story. Ito lang natin. Ito yung start ng Passion ni Jesus, chapter 14. At towards the end of that, di ba, nung ina-anoint niya si Jesus, nagko-complain yung mga tao dahil nga ibibigay sana sa mahirap yung oil. Very expensive pa naman yung oil. At yung oil, sinabi doon, she broke yung container. Ibig sabihin, lahat ay in-anoint. Hindi yung pichi-pichi lang, hindi yung konti-konti lang, patak-patak lang. Kasi kahit mamahalin, di ba? Pag mamahalin yung pabango, tip-tipirin mo. Katulad doon, pag nagbibigay ng pabango sa akin, alam kong matatlong taon bago maubos yung pabango kasi super tipid. Kasi napakamahal ang pabango eh. Pero yung babae talaga, she broke, sabi doon. And then, towards the end, ito yung sabi ni Jesus. Amen, I say to you, wherever the gospel is proclaimed to the whole world, what she has done will be told in memory of her. Wow! No? So, ibig sabihin, yung ginawa ng babae is not only to prepare him for his death, kasi pag ina-anoint na, ay preparation ng kamatayan yun eh. Sa Biblia, pag ina-anoint ka, maraming meaning ng anointing, pagpapahid ng langis, pero one of them is really for the dead. Pero ito ay makikita ninyo na Jesus is talking already about his resurrection. Kasi nga, wherever the gospel is proclaimed to the whole world, meaning the good news of his resurrection, she will all be told what she has done will be told in memory of her. So until now, remember natin itong ginawa ng unknown, unnamed woman. At ang ending naman ng passion story ni Mark ay yung mga babae na pumunta sa tomb. So makikita nyo na babae sa una, babae din sa bandang huli. So it is framed by the participation of women. Kita siguro ng unang panahon mahalaga ang role at participation, the function of women. Hindi lang sila basta mga nagluluto, ano, you know. They, makikita nyo dito their major roles in the story of the passion, death, and resurrection of Jesus. From the beginning, nandun yung unnamed woman, and at the end, nandoon yung si Mary Magdalene, Mary the mother of James, Salome, na mag-i-anoint din yung dead body ni Jesus. Mamaya, mapag-usapan natin yan, yung tatlong babae na ito. So, it is yung story of the passion of Jesus, therefore, in the Gospel of Mark, is enveloped o niyakap ng two stories about women. This is one painting na sa internet portraying yung ito, ibang ebanghelyo na ito kung saan yung babae hinalikan niya pa at pinatuyo sa kanyang mga buhok ang paa ni Jesus. That's from another gospel. Pagdating mo doon, binasa ata nung isang araw, ngayon ba? The other day, yung
I think today, this morning, no, Holy Tuesday, about the anointing, pero sa version ni San Juan. So let's, point number one then, sa story of the Passion of Jesus, yung si Judas conspires to betray his master. So magsisimula yan sa chapter 14, 10 to 11. So after that incident of the unnamed woman, no, ang kwento na ngayon tungkol kay Judas. So para bang pagkatapos kang binigyan na napakagandang kwento about yung babae, ngayon bibigyan ka ng bad news. And this is the conspiracy, nakipag-conspire si Judas, nag-volunteer siya to betray his master. And it is 2 days before, sabi doon, which is meaning around Wednesday. 2 days before. So counting ka, before the Passover, around, start the Passover around Wednesday. Kasi iba yung bilangan nila ng araw sa Biblia. Ang bilangan ng araw, magsisimula ang araw sa gabi, the evening of sunset. Simula na yan ang araw. First day na yon, sunset to sunset ang bilangan. Hindi katulad natin na pagising mo, bagong araw na yon, alas 12 ng 12:01 a.m. Ayan, new day na yon, no? Sa kanila, sunset ng the day before, that's the beginning of the day, and then it ends the following afternoon, the following evening. So then they were looking for a way to arrest Jesus, itong mga religious leaders, by stealth, patako, and kill him. So makikita ninyo na intention talaga ay patayin si Jesus. Hindi titignan kung may kasalanan siya o wala. It's really makikita nyo, premeditated murder, sabi nga natin yan. Yung bang sa umpisa pa lang, ang balak na nila ay to eliminate Jesus. And si Judas, on his own accord, meaning nagkusa, hindi siya hinanap para i-betray ang kanyang he presented himself to the chief priest who promised to pay him. No, wala tayong mga amount kung paano binayaran siya dahil nga sa ebanghelyo na yon yung may mga pera. Pero dito, nangako lang kung nabayaran siya o hindi, nangako ang religious chief or chief priest to pay him. And it's a total contrast doon sa fidelity, yung katapatan ng unnamed woman. Total contrast. Yung babae na walang pangalan, na stranger, no? Siya yung tapat sa master. Siguro. Yung kasakasama ni Jesus day and night na tinawag niyang the 12, isa sa mga 12, one of the 12, na si Judas, is the one who's going to faithful or betray his master. Kita niyo yung contrast ng story. The other evangelist make Judas, yung motive niya, sasabihin ng mga ibang evangelista, hindi binanggit ni Marcos, but when you go to the other gospels, yung motive ng bakit ibetray niya ang master, sabi ni Matthew, gahaman siya, greed. Sabi naman ni Luke, pumasok si Satanas sa kanya. Juan, Gospel of John, Satan plus the habit of stealing. Magnanakaw pala, meron palang sakit si Judas na klepto. So, pero wala yan kay Mark. Mark simply says, he conspired and nakipagsabuatan. At nag-present pa siya. No? The other for this act of betrayal of friendship, pag pumunta kayo sa pasyong Tagalog, dahil nga sa ganitong betrayal na nagagawin ni Judas, no, tinawag siya doon sa pasyon na, kung nagbabasa pa kayo ng pasyon,
Hayop, palamara, alibughang matakaw, budi sa lawahan, tampalasan, puno ng kasakiman. Dus characterizations na ayaw natin sa ating sarili o sa ibang tao na makaibigan natin. Ayaw natin silang masayang hayop, alibughang matakaw. Talagang pinaglaruan na siya ng gumawa ng pasyon. According to the pasyon, wala na ito sa Biblia. Ito na yung mga Pilipino, katulad natin na iniisip yung paano paano ikwento si Judas sa kanyang pagiging traidor. So pati sa mahal na ina ay nilinlang niya sabi doon sa pasyon. Tingnan niyo yung sabi ng pasyon. Nung siya'y nagpaalam. Nagpapaalam si Judas sa mahal na ina, sa birheng inang timtiman, sabi doon, ay kusa pang binilinan, alamit pakimatsyagan sa bayay bulong-bulungan. Tapos, nang si Judas ay magbalik na, so, mali si Judas, nagpaalam pa siya, no? Ay, Blessed Mother, nung nagbalik na daw siya, tinanong ng Blessed Mother, tinanong kapag karaka ng poong Birheng Maria, ano ang napansin bagat ng tao'y narinig niya? Ano ang sinasabi ng mga tao sa guro, sa aking anak? Ang sabi ni Judas na tinawag na lilo, ang sinagot ng lilo, sabi doon, patuwa na ang puon ko, usapan ng mga tao, pawang puri sa anak mo, tuwang nila'y magot-magot. Tingnan mo, sinabi, natutuwa ang mga tao sa iyong anak. Of course, kasi nga mga tao ay galit na galit na kay Jesus. So, sabi niya pa, ang lahat ay natutuwa, nagpupuring walang sawa sa lahat niyang ginawa, wala sa isa mang pumula sa maestro kong dakila. O, napaka paglilinlang, napakasinungaling si Judas dito sa pasyon ng pasyong Tagalog o pasyong Ilocano. May Ilocano version na din siya. That is how we read yung story of Judas, no? Based doon sa pasyon. So, number two, second incident, story now is yung Last Supper. Ang Last Supper ay Passover meal. Ebanghelyo ni Juan, hindi yan Passover meal. Meaning, ito yung yearly remembrance ng Exodus, kung saan sila ay kakain. Yung Passover sa wikang Ebreyo ay Pesach. Kaya nga, from that wikang Ebreyo na Pesach, hinango natin yung salitang Pascal, Pascal Mystery, at yung Tagalog na Pasko o Pasqua. So, yung word na yon, it really came from the Hebrew word Pesach, which is the Passover. May every year yun na ni inaalaala ng mga Hudyo sa yung kanilang paglaya mula sa Ehipto na nagmamadali sila dahil nandyan na yung pagpapalaya sa kanila, pati yung angel of death na tatakasan nila, so they have to eat quickly, no? And then they remember that every year is, of course, birthday nila yon. Birthday ng pananampalataya nila. Birthday ng kanilang, dyan may papanganak, ang kanilang ang bansa. Kasi aalis na sila mula sa pagkaalipin at magkakaroon na sila ng bagong bansa, promised land na tinatawag. So, it starts on the evening of Thursday. Yan, tawag dyan the 15th day of Nisan, yung celebration ng Passover meal. Kaya yung pwede nating sabihin na yung Last Supper nga ay nangyari noong Huwebes. Oh, because it's a Thursday when they celebrate a Passover meal. And the long narration, pag binasa niyo itong story ng Last Supper, napakahaba yung preparasyon na sinabi ni Jesus, paano nila ipaghanda ang kainan na ito, yung meal
mahaba yung kwento, detalye ito. Makikita niyo yung lalaki na nagbubuhat ng sa kanyang ulo. Hindi man uso noon yung lalaki na may may kalga sa ulo. Mga babae, katulad ng mga unang panahon na mga babae nagsusuong ng banga, halimbawa. So and then hahanap ng kwarto, malaking kwarto, etc. So very detailed paano nila ipaghanda. Siguro pwede niyong sabihin na mahalaga itong Passover meal na gagawin nila. So they are preparing it so seriously. Of course, this is the Last Supper of Jesus. And it is in this meal na si Jesus ipipredict niya yung pagtatraidor sa kanya, his betrayal, no? Na siya ipagkakanulo. Pero sa story ni Mark, hindi niya sasabihin ni Jesus kung sino yung magkakanulo sa kanya. He does not say who. Kaya nga yung mga alagad, sabi na sa kanilang sarili, ako ba Panginoon, it is I? Ako ba? Lahat sila nagigilty. Dahil hindi sinabi ni Jesus kung sino ang magkakanulo sa kanya. As if giving a chance for Judas not to do what is evil. Parang binibigyan niya ng chance si Judas. Alam pag ng Panginoon, nararamdaman niya siguro may kutob siya na si Judas ang gagawa. Pero hindi niya sinabi, hindi niya binulgar, hindi niya sinabi sa grupo. Dahil siguro, pwede nating sabihin na si Judas binibigyan ng Panginoon ng final chance na huwag niyang gagawin ang masama, ang itong pinakamasamang ipagkanulo mo para sa mamatay ang anak ng Diyos. So, giving a... Kanina, sa Ebanghelyo, kay Juan yon, no? Sa Gospel of John, kay Juan, binigyan ni Jesus siya ng morsel, ng tinapay, a piece of bread, morsel. Tapos dinip niya. Yun yung palatandaan ng pagkakanulo. Ibig sabihin, si Judas naki-join pa sa Last Supper. Kumain pa siya. Binigyan pa siya ni Jesus ng tinapay. Kumbaga lahat na ibinigay kay Judas. No? Hinayaan pa siyang sumama sa huling hapunan. No? Kahit alam niya magkakanulo siya. Para lang siguro bigyan ng chance si Judas na huwag gawin ang kasalanan na ito. And the gravity of the offense of the traitor denounced by Jesus in the strongest terms. Para lang siguro mabago ang isip ng magkakanulo sa kanya, huwag niyang gagawin. Ang sabi niya, woe to that one, to that man by whom the Son of Man is betrayed. It would have been better for that one not to have been born. Imagine, manggagaling kay Jesus yun. Sasabihin niya, sana hindi, mas mabuti na lang hindi ipinanganak ang taong ito. Ang sakit yan. Pag may nagsabi sa iyo yan, na sasabihin sa iyo, sana hindi ka na lang naipanganak sa mundong ito. My goodness, no? That's the worst na marinig mo sa iyo, no? Pinakamasakit salita na marinig mo. Pero ito galing mismo kay Jesus, no? Na mas mabuti pa sa hindi na ipanganak. Maybe hindi talaga to condemn the person, pero giving a chance na huwag gawin mo ito. Huwag mong gawin ito. Now, yung words of the Eucharist. While they were eating, sabi doon ng Ebanghelyo ni Marcos, he took bread, very simple, said the blessing, broke it, gave it to them and said, take it, this is my body. Mapapansin nyo, ito yung mga ginagamit ngayon sa consecration na tinatawag, yung Eucharistic words ni Jesus, taken from this part
Then he took a cup, gave thanks, gave it to them. They all drank from it. He said to them, "This is my blood of the covenant, which will be shed for many." So, yung dugo ni Jesus, tinawag niya na tipan. Na, kumbaga, yung bayan ng Diyos, yung sinauna pa nakipagtipan sa Diyos, pero yung tipan na yan ay nagkawindang-windang dahil nga hindi naging tapat ang mga tao, napunta sila sa exile, etc. Ngayon, mayroong redemption at sa pamamagitan ng dugo ng anak ng Diyos, blood of the covenant, which will be shed for many, o ibig sabihin para sa lahat, for many, hindi lang para sa mga disipulo, hindi lang para sa mga taong kasama niya sa kainan, sa Last Supper, hindi lang para sa mga nakasalamuhan niya sa Galilea. No, for many, meaning for the multitude, para sa lahat, kasama na tayo, now and in the future. So that covenant of blood na sinasabi niya ay applicable para sa lahat. And they sang a hymn, sabi pa doon pagkatapos, no? Ano kayang hymn na yun na kinanta nila? So sabi ng mga scholars, baka galing sa Psalm 113, 118, ganyan. Pero doon mo makikita na una, very intimate yung grupo ni Jesus, kanyang 12, at in deep communion that they could even sing together a hymn. Siguro mahabang hymn ito kasi Psalm 113, mahaba yan hanggang 118. Tinatawag na Hallel Psalms. So, mula pa ang sinauna, ito yung part na makikita mo na kumanta rin si Jesus. No? He sang with them, hymn, symbol of fraternity, kapatiran nila. No? Then, pagkatapos na yan, na showing the deep communion and fraternity, siya naman na ipapredict ni Jesus na yung kanyang mga kasama, kanyang mga alagad na malalapit sa kanya, 12, kanyang mga kasama sa pagkain, kainan, at sa awitan, ay will be a failure. Na iiwan siya. However, he also predicts a future reconciliation with them. Iiwan niyo ako, pero makikita-kita rin tayo bandang huli sa Galilee. So parang may nakutob na si Jesus na iiwan siya, pero alam niya na yung good news na yan na hindi mamamatay, kundi sama sa kanyang muling pagkabuhay, yung pakikipag-reconcile niya sa kanyang mga alagad na lahat sila ay will desert him. So, all of them, sabi dito, no one is excluded, will become deserters. Lahat sila will abandon Jesus. And they will be scandalized, sabi ni Jesus, scandaliseste sa wikang Griego o sa Tagalog, katitisuran. They will be scandalized, no, sa kanya. Kaya, i-abandon siya. No? So, para silang mga sheep na pag na-strike na yung shepherd, sabi ni Jesus, wala na yung shepherd o pinapahirapan ang shepherd, ang pastol, ang mga sheep magkakalat-kalat na. And this shows the violent death of the shepherd leads to the scattering of the sheep, and it shows that the basis of the unity ng mga disipulo ay depende doon sa presensya ni Jesus. Pag wala na yung presensya niya, sabog na rin sila. Pwede mong sabihin sa buhay natin, pag wala si Jesus sa sentro ng buhay natin, presensya niya, sabog din yung grupo, sabog din ang ating spirituality, so, o pagkikipagrelasyon sa kapwa tao o sa Diyos. So, that's the
the Jesus predicting that he will be abandoned by his disciples. Masakit siguro kay Jesus na sabihin ito in all honesty na iiwan siya. However, there is a little hope. Sabi niya, I hope that someday they will also be together again. So Jesus also predicts their future reconciliation. Sabi niya, I will go before you. And with the risen Jesus in Galilee, ang ibig sabihin noon. So yun yung kanyang one-liner na, I will go before you. Meaning to say, as a risen one, sabihin hindi matatapos yung buhay niya, he will rise and go ahead of them in Galilee where they will meet once again as the master and disciples. So may hope, kumbaga. However, the leader of the group, si Peter, does not accept Jesus' prediction. The leader, first of the disciples, head nila, hindi niya tanggap na iiwan niya si Jesus. Hindi totoo yung hindi siya maniniwala doon sinabi ng Panginoon. And his fellow disciples would fail, but not him. Sila, they will leave you, but I will never leave you. No? Hindi niya gagawin yon, yung sabi niya. Kaya ano ang sabi ni Jesus sa kanya, bago tumilaok yung manok, twice, meaning pag tumilaok yung manok, yung pangalawang tilaok niya, sunrise na. Yun yung ibig sabihin noon. No? Before the cock crows twice, no? Ipagkanulo mo na ako. You have already denied me. Sabi ni Jesus sa kanya. So, imagine yung drama, the drama of this particular part na nasa Last Supper sila. And katatapos lang ng Passover meal, the meal of brotherhood and fraternity. And pati yung mga iba, sumunod na rin kay Pedro. Ang sabi nila, kami rin, we will not deny you. Isa-isa daw sila nagsabi, I will not deny you. Kaso, few hours later, alam natin, story, all of them leave Jesus and flee. Tapos ng ilang oras, takbo na rin sila. Okay. Point number 4. Jesus prays in Gethsemane. Chapter 14, 32 to 42. They move to another place, no, from the Last Supper place, move to a garden where maybe that maraming oil, paggawa ng oil, that's why it's olive, kasi nga Gethsemane is oil, that is yung paggawaan ng oil. So he took with Peter and James and John, yung tatlo niyang favorites. And they were also at Jesus' transfiguration and the raising of Jairus' daughter. Sabi ko niya, may paborito ni Jesus. Tatlo na ito. O close associate niya, sabihin na lang natin. And as the three were privileged of seeing the glory of Jesus, they are also asked to share in the Jesus' sorrow and anxiety. Kasi kasama niya sila sa transfiguration. Kitang-kita na lang yung glory ng Panginoon na nagbagong anyo. But this time, they will also see his sorrow, witness his sorrow and anxiety. And yung anxiety ni Jesus sa moment na ito, short lang kay Mark, but significant. No? Sabi, deeply grieved even to death. For lack of words siguro ni Mark, baga talagang
nalulungkot siya to the point na near death. Parang ganun. Ang hirap yung Tagalog ito. Deeply grieved even to death. Sabi ni Juan. Short lang ang ano niya. Hindi katulad ni San Lucas na may mga luha pa na ano na naging nadugo, etc. No? So that's from St. Luke, yung tinatawag na Agony of Jesus in the Garden. That's St. Luke. Pero very short kay Mark. But profound. Deeply grieved even to death. And so he threw himself on the ground, sabi doon, and then prays. No. Bihira lang natin marinig yung laman ng prayer ni Jesus. The Gospel of Mark, walang Our Father. Matatagpuan mo lang yung Our Father na dinasal niya, na itinuro sa mga alagad sa Matthew and Lucas. Walang Our Father. So, whenever Jesus prayed, wala kang alam sa Gospel of Mark kung ano yung dinadasal niya. Bakit sa bundok, mag-isa, nagdasal. Ano kayang pinagdasal ng Panginoon? No? Wala tayong information from Mark. Only this time. Only this part. And a second part later on. Only this. That we have an idea kung ano yung dinasal ng Panginoon. And Mark says that he addresses first the Father. Sabi niya, Abba Father. Parang yung Our Father. Yung style eh. Abba, tinawag niya na ang Diyos na Abba, Daddy. Ito yung tawag na ordinaryo ng bata sa mga tatay hanggang ngayon sa Israel. Pero pa rin ang tawag nila Abba. It's a terms of endearment at tinatawag yung pag ikaw ay alam, may mga iba kung kakilala ng mga anak, ang tawag sa kanilang tatay ay Sir. Sir. Kasi nga sundalo yung tatay eh. Sir. Yes, sir. Yes, sir. Sila, no? Parang formal lagi yung tawag doon sa tatay. Hindi nila matawag na dad, daddy, ano, but sir. Very formal. Kasi nga yung relasyon nila ay militar. No? So, kahit anak, sir pa rin ang tawag. No? Pero dito, ang tawag niya sa God is Abba. So, and it is probably the oldest address that na ni Jesus na recorded in Aramaic. Aramaic yung Abba. This is the language of Jesus. Aramaic. Aramaic. Language ni Jesus ay hindi Hebrew, kundi Aramaic. Abba. And so intimate relationship. Then, description of who the Father is. For you, all things are possible. Sabi niya doon sa kanyang tatay. Then, meaning God is omnipotent. And God's love and omnipotence is stronger or are stronger than evil. Yan ang point doon. All things are possible. And then, magre-request siya. Prayer niya. Petition. Ang petition niya, remove this cup. Meaning, this trial, this death, crucifixion. Kung may inong nakutob na mapaparusahan siya, na mamamatay siya, violently. So, remove this cup. Makikita natin na kahit bandang huli, death, violent death is never a good one. Death is the enemy of God. And how much more violent death? So, it's never welcome. Hindi parang sadista yung Diyos na yayakapin niya yung cup. No. At the point, ipagdasal ni Jesus, remove this cup. Jesus' humanity here at work. No? Kikita natin. And death is evil. No? Hindi welcome. Ang death is the enemy of God. Let it be away from Him.
and then resignation. Not what I want, but what you want. Mananaig ay filial obedience. Diba, lagi malimit nating narinig yan, especially yung panahon ng pandemic. Pag talagang everything you have done sa isang taong nasa ospital, hindi na kaya ng gamot, hindi na kaya ng intervention ng doktor, what can we say except to say what Jesus also said, Lord, remove this cup, but not what you want, but what you want. So, death is never welcome, evil, but towards the end, filial obedience, obedience of a child to God. Not what I want, but what you want. So, parang Our Father yung structure niya, itong dasal ni Jesus. Wala siyang Our Father si Mark eh. But this serves like his Our Father na prayer. Okay. After the prayer, si Jesus, he goes to the tatlo and tulog. Addresses directly to Peter. Sabi niya, Simon, are you asleep? Could you not keep 1 hour? Dito na magsisimula yung mga holy hour na idea natin na magbantay ka nga kahit isang oras lang, meaning bantay to the Blessed Sacrament. But that is another story. So, note the irony, Peter, kasasabi lang ni Peter na he is ready to give his life for his master. Diba sabi niya doon sa at the end of the Last Supper, they will deny you, but I will never deny you. I am ready to give my life for you. To the point of death. Eh kaso hindi nga siya maka, kahit isang oras lang, to stay awake. So, to think that Peter and the two had to be waked up thrice by the Master. Talagang tulog, anong tawag natin dyan? Hindi ba tulog, natutulog sa pansitan, kundi talagang tatlong beses niya nilang ginising, parang mantika na natutulog, sabi nga natin. So, the irony of it all. No? The point is that Jesus alone will suffer. And towards the end, Jesus says, enough, meaning Jesus' prayer is ended. He is now ready to do the will of God. One word, enough, sabi niya, meaning this is over. I'm now ready to face the cross. Ito yung isang Spanish El Greco 15th-16th century Renaissance artist. Very popular ito, well-known. Portrait ng agony of Jesus in the garden. Yung tulog ng mga disciples, then the group of Judas coming in to arrest him, and of course, he being assisted by an angel. Wala ito sa Gospel of Mark, yung angel na nag-assist sa kanya. That's from the Gospel of Luke. So, point number 5, now the arrest of Jesus. Chapter 14, 43 to 52. Judas is considered still one of the 12, very identified. Hindi pa talagang bandang huli. Kinatawag pa siyang isa sa mga 12. Baga, chance pa siya na mag-back out sa gagawin niyang masama. The crowds with swords and clubs, sabi doon, long knives and objects made of wood, parang batuta, meaning they are going to arrest someone who they perceive to be violent. Dala sila ng armas. So they consider Jesus to be a violent man, pero actually is a strategy to influence the trials para ipakita sa mga maghuhusga kay Jesus na violent ang tao ito, kaya ginagwardyahan namin kasamang mabibigat na armas. Then the famous kiss of Judas, bigyan niya ng tanda na yun ang kanilang dadakpin
which is of course the ultimate sign of betrayal. Imagine the kiss. So mga first Christians is a very important gesture nung unang panahon, sign of that thing, but sign of fraternity in the early church. Yung Romans 16:16, greet each other, members of Christ, with a holy kiss. So important gesture yun ng mga unang Kristiyano. Tayo pagmamano siguro, ano, but that's important, ano, and that is by Judas, for Judas, a sign of betrayal. What a insult to the beautiful gesture ng halik, and to do it to the Son of God. This is another Italian Renaissance artist, Caravaggio, very popular also. Makikita niyo lagi sa internet yung portrait niya of the kiss of Judas. Kiss of Judas ngayon ay Leventador sa Judas belt pala pagdating ng New Year. The reaction of a bystander. He drew his sword, struck the high priest servant, and cut off his ear. Yun lang ang sabi ni Mark. Walang pangalan kung sino yan. Unlike in the other Gospels, hindi rin siya disciple kung gumawa noon, pero bystander, si Zero, sabi na lang natin. And he was just acting on his own. And Jesus was silent, meaning he does not approve what the violent thing that happened, na ganyan. Pero ang reaction niya instead ay, "Have you come out with swords and clubs to arrest me as though I were a bandit?" Sabi niya. "Day after day, I was with you in the temple, teaching, and you did not arrest me." Tama siya. Araw-araw na sa templo siya. He's a man of peace. Pero nandun lang siya. Bakit siya hindi kinuha doon? Bakit hindi na-arrest doon? Bakit to treat him bilang isang bandido o kriminal o magnanakaw? "But let the scriptures be fulfilled," sabi niya. So, a line that says, whatever is happening to Jesus here is a fulfillment of what has been promised, of all, meaning salvation, through something like this, the death of the Son of God. Now, reaction of the disciples, they all left him and fled. Yun. Katotoo na yung sinabi ni Jesus. And when they did this, that's the end of everything, of the relationship. Kasi nga, ang disciple is follower. Nagsusumusunod ka. Ngayon, pag umalis ka na, edi tapos na ang kontrata nyo na disipulo at guro. Including a young man. Merong young man na gustong sumama kay Jesus, would be disciple. Pero noong dinakip si Jesus, tumakbo rin siya at hinabol siya, and he ran away naked. Meaning to say, all of Jesus' friends, disciples, would-be followers, wala na sila. Abandoned him. He is now alone. A man alone to face the cross. And from this point on, Jesus is alone. Disciples are no longer disciples. And Mark will no longer mention them except Peter, but only to deny Jesus. Ibig sabihin, tapos na ang pagiging disipulo nila. Pati si Mark na nagnanarrate, hindi niya rin babanggitin yung salitang disipulo. Kasi wala na nga sila. Babanggitin niya si Pedro only to deny Jesus. Point number 6. Jesus now before the council. Ang tawag sa sa council, Sanhedrin. Group of key religious leaders ito. Sanhedrin. O pwedeng tawagin na council. Council of religious leaders. But alam natin na yung trial na ito ay yung tinatawag natin na
rig trial, but this trial is the rig, the beginning. Kasi yung mga leaders naghahanap pa ng magte-testify. So ibig sabihin, dinakip siya na walang prueba, walang mga saksi. Anong basehan ng pagdakip nila? At nung nag-testify yung mga saksi, hindi naman magkakatugma. At mali-mali pa. Testimony was false and did not agree. But bandang huli, nung tinanong si Jesus kung kanyang identity as the ang sagot niya ay I am. Meaning he affirmed who he was when he was asked if he was the Messiah, Son of God. He acknowledged. So this is a important part kung saan maliwanag na sa bandang una kasi, from the beginning, hindi klaro yung identity ni Jesus. Lagi niyang sinasabi, huwag niyong sasabihin sa iba pag mayroong nabanggit tungkol sa kanyang pagka-Mesiyas, pagka-anak ng Diyos, sasabihin niya lagi, don't mention that to everyone. No? Parang mayroong secret. Pero this is the time now that he publicly acknowledged kung sino siya, affirming he is the Messiah, Son of God, or the Son of Man, which is also another word for Messiah. So, pwede natin sabihin na the climax of the revelation of the identity of Jesus. May mga ibang nagsasabi na si Jesus never acknowledged himself bilang Diyos. And so, yung ibang religion, they do not consider Jesus as God, but only a human being, but Son of God, mas bababa siya kay God. So, yung mga ganyang pag-iisip. Pero here, is clearly, Jesus acknowledging kung sino siya, I am. And climax, kaya nga, yun ang dahilan na he would be condemned to death. All of them condemn him to death. And some of the judges even join in mocking Jesus. So, ibig sabihin, talagang rig yung trial nga dahil pati yung mga magja-judge, kasama rin sila sa pangungutya kay Jesus. Eh, they should be objective judges. Kaso, talagang from the beginning, ay they have the intention already to put Jesus to death. Pangalawa, sa habang tinatrial si Jesus sa Sanhedrin, mayroon ding isang tinatrial sa labas. Yan si Peter. The trial of Peter. First of the 12, all four Gospels tell us about this three times denial. Tatlong beses. At lahat ng Ebanghelyo, they contain also the story of Peter denying Jesus. Iba-iba lang ng presentation nila. Sa Gospel of Mark, sabi niya, I do not know this man. Sagot niya. Then of course, repeated thrice. Iba-ibang tao kung na pinagsasabihan niya. Kung tinatanong siya kung kilala siya si Jesus, sasabi, I do not know this man. So makikita niyo yung opposition, contrast, na habang si Jesus was facing his trial with bravery, hindi niya dinenay kung sino siya. I am, sabi niya. He did not deny who he was. To escape sana yung death. But faced his and said who he was. Peter was coward. While Jesus was being mocked as a prophet, his prophecy on Peter is being realized. Kasi nga at this point, titilaok ngayong manok. Crossed twice, no? And Peter broke down and wept, according to the story of in the Gospel of Mark. There are other versions in the other three Gospels. Pero
Pero makita niyo yung irony na habang minamak si Jesus sa Sanhedrin o prophesy, tagang propeta ka, eh nagkakatotoo yung sinabi niya kay Pedro. O, ito ngayon, pag may mga prosesyon sa Pilipinas, mapapansin nyo na may manok. Manok ni San Pedro Apostol dahil nga doon sa incident na ito. Point number 8, Jesus before Pilate. Last chapter na tayo. So, tapos natin chapter 14, papasok na tayo sa second chapter of the Passion of Jesus, chapter 15. Chapter 16 is the resurrection, which is the second episode. So, last chapter na tayo kung buhay pa tayo sa Hong Kong. This is Pilipinas, tahimik na tahimik dahil lockdown nga. Ang curfew dito magsisimula at 6 a.m. Could you imagine? 6 p.m. ang curfew dito sa Pilipinas ngayon. I mean sa Metro Manila. Jesus before Pilate. And this is now around 6 a.m. the following day, which is Friday already. The council presented Jesus bound or chained like a dangerous animal. So talagang papakita nila na si Jesus ay dangerous person. Kaya tinali siya. Parang papakita kay Pilate to influence his decision. And Pilate was the Roman Pontius Pilate, the Roman prefect of Judea. Yung Rome, meron directly in charge sa kanilang teritoryo na probinsya na Judea, which is of course yung Israel. At that time, under the Roman Empire, ang tawag dyan ay prefect or governor. Itong si Pontius Pilato was really known for his brutality. Kung tinanong si Jesus, tinanong ni Pilato si Jesus kung siya ba ay hari ng mga Diyo, anong sagot ni Jesus? You say so. Authority. With the Sanhedrin, sabi niya, I am. This time, you say so. Meaning, ambiguous, tama ka, pero may mali ka din. Kasi nga, ang tanong sa kanya ay kung siya ba ay hari ng mga Hudyo o Mesiyas. Ang tingin ni Pilato, Mesiyas is a violent person na lalaban, na may mga sundalo, may mga kasakasamang mga mandirigma. So, hindi yun si Jesus. No? Pero Mesiyas din siya. Alam natin yun na siya is a Messiah. Anointed Son of God, Son of Man. Kaya ang sagot niya ay, you say so. Ewan ko sa Tagalog ata ay, ikaw na ang nagsasabi. O sa Ilocano, nasa umon. In one word only in Ilocano, beautifully translated, nasa umon. You say, nasabi mo na, ikaw na ang nagsasabi. Ibig sabihin, tama ka, may mali ka rin. So, ambiguous. Ang galing sumagot si Jesus eh. Then, after what, silence na. Tahimik na si Jesus. So, point number 9. Pilate's, then, this is a mistake. Should be, sorry, this should be 15, not 16. Okay, this is a mistake. Chapter 15. Pilate hands now Jesus over to be crucified. And Pilate had an inkling that Jesus was innocent. Kasi nga, sa tingin niya, out of envy, na bakit dinala siya doon, dinala ng mga religious leaders, si Jesus kay Pilato, alam niya na out of envy, parang naiingit sila sa popularidad ni Jesus. Not really sincere na dahil siya ang hari ng mga Hudyo, what, but really motivated by inggit. So, nagbigay siya ng option, no? Si Barabas. Si Barabas na pwede sa panahon ng festival na may parol, may pardon. Pwedeng palabasin ang isang
bilanggo out of siguro parang presidential pardon, sabihin na lang natin, parang ganon. So, gumawa siya ng option dahil alam niya na inosente si Jesus. So, pinalabas niyang pinakamatindi, pinakamasamang kriminal na nakakulong. Pinaka-dangerous na nakabilanggo. Yan si Barabas. Ang sa ibang manuscript, mahaba ang kanyang pangalan. Jesus Barabas. Could you imagine kapangalan niya pa si Jesus? At pag translate mo yung salitang Barabas, R is son, sa wikang Aramaico, Abbas is father, Abba, kaya anak din siya ng ama. Oh, sila ni Jesus. Jesus, son of the father, si Jesus. Jesus, son of the father din si Barabas. So, mamili kayo doon. Si Jesus na anak Nazaret o si Jesus na anak ng ama na si Barabas. And Barabas was murderer and dangerous rebel, enemy of Rome. At yung mga tao, steered by the religious leaders, sabi doon, shouted, crucify him twice. No? Crucify him, crucify him. And Pilate, wishing to satisfy the crowd, sabi doon. So meron siyang kapangyarihan na sana ay hindi niya gagawin sentensyahan si Jesus kasi alam niyang innocent, pero to satisfy the crowd, sentence Jesus to die. So, sino ang may kumbaga responsibilidad sa kamatayan ni Jesus? Si Pilato, Pontius Pilate. He could have the power to release the man. He knows he's innocent. He was innocent, but out of his political career, wishing to satisfy the crowd, sentenced Jesus, an innocent man, to die. And after flogging, customary yun, pag nasentensya na ang tao, he would be siguro si Pilate kasama sa pag-whip, he handed over to be crucified, Jesus. And they whipped in order to weaken the criminal para madaling mamatay. Hindi nung purpose ng whipping the sentenced person. It's clear here that the one responsible for the death of Jesus is Pontius Pilate. Point number 10, chapter 15, 16 to 20, soldiers mocked Jesus. So Jesus was brought into the place of Pilate. Ang tawag niya ay praetorium, temporary residence. At nakalagay doon, whole cohort ang nandoon witnessing, meaning 600 men. Imagine 600 men. Doon, and then they clothe him in purple kasi yung purple na kulay is royalty yung panahon na yan, and crown him with thorns. They salute him, hail King of the Jews, all mocking, no? Mockery, and struck his head with a reed, spat on him, strip him of the purple cloak, and brought him out to be crucified. So that's the series of one of mockery that Jesus receives from this cohort of 600 men. And mockery has double meaning. Ito na. This is now the style of Mark. Habang binamak si Jesus, actually, there are also telling kung sino ba talaga si Jesus. Kasi nga, while mocking him, by the soldiers saluting him, paying homage to him, genuflect him, they were also proclaiming kung sino ba talaga si Jesus, unconsciously, who is a king. And so this technically called in figurative speech an irony. Yung bang
yung sa story, minamak siya, pero what they are saying ay talagang totoo. Na siya naman din talaga ay anak ng Diyos at the King of the Jews. This is another popular portrait of Jesus carrying the cross by El Greco. Ito yung mga images nung bago pa yung mga kasikatan ng mga ngayong mga internet ng mga paintings ganyan. Ito yung nakikita natin ng mga bata pa ako, bata, kasi ito yung mga nare-reproduce nung unang panahon as images of the crucifixion. Now finally, the point number 11, second to the last, the crucifixion of Jesus, chapter 15, 21 to 22. We all know this is the worst form of capital punishment by the Romans. Ito yung ina-avoid ng mga sentensyado, na masentensyahan sila na mamatay, okay lang, wag lang ipapako sa krus. Kasi it's the worst form, painful and shameful form of punishment. Papahiya ka na nga, mamamatay ka na nga, ipapahiya ka pa, dahan-dahan ka pang mamatay. And the way of the cross starts with a short account of Simon of Cyrene, maybe from Libya. Sabi nila yung Cyrene could be in Libya. Siguro visitor si Simon sa Jerusalem dahil may mga festival nga, and he was forced to carry the cross of Jesus. He was forced. Did not volunteer, pero what a privilege na nahawakan niya ang cross ni Jesus. Pati yung mga anak niya are known, si Alexander and Rufus. They could have become Christian afterwards kasi yung mga si Mark, alam niya yung pangalan ng anak ni Simon na taga Sirene, na si Alexander Rufus. Baka naging Kristiyano itong mga anak dahil dito sa experience ni Simon, na even though he was only forced, accidental lang na accidental hero lang siya. Napadaan lang siya doon. Galing daw siya sa field. Napadaan lang siya. Nakita siguro siya na naglalakad. Oh, buhatin mo ito. In order to prolong the Jesus na buhay pa siya pagdating ng crucifixion. Yun ang purpose noon, para buhay pa yung ipapako. Ganong katindi, ganong ka marahas ang crucifixion. And when sinasabing cross, ang inahawakan lang diyan, ang binubuhat lang diyan ay yung patibulum na tinatawag, yung horizontal beam na mabigat, kasi siguro kasi bigat ng isang kaban, isang sakong bigas. Yun yung picture ng patibulum. Ito patibulum, around 37 to 57 kilos daw yan of hardwood. Ibig sabihin, mabigat isang sakong kilos, di ba? Makayang 50 kilos buhat eh. And in Golgotha, which is the place of a skull, or shape of this of the place is like a skull outside the walls of Jerusalem. Ganun sila pag maglibing, outside the walls, outside the city. And sa crucifixion, they offered him wine mixed with myrrh. Bakit with myrrh and wine? Dahil nga yun yung panghay nung unang panahon. Baga, hindi pa naman uso yung droga para hindi, o morphine, di ba yung mga sundalo na kikabakbakbakan sa China, minsan mapapanood nyo na ini-inject pag nasugatan sila and they are the point of dying, para hindi maramdaman yung pain, ini-injectionan sila ng morphine para mahay, para hindi mo maramdaman yung pain. So that is the purpose of mixed with wine mixed with mira to make him high, para siguro maprolong pa yung kanyang agony, maprolong pa yung kanyang nabuhay pa siya na nakapako na pagtatawanan. Pero Jesus refused it. Did not take it. He want to drink it all. Kumbaga, that gusto niyang maramdaman lahat ng pain, kung ano man ang pain na yan. No exception at all.
a short map of where the traditional place of Golgotha today. This is the wall before the time of Jesus. The wall na yan. And then maybe from there, the residents of Pilate, they move the way of the cross out to Golgotha. Hindi masyadong mahaba ito. Ngayon yung mga way of the cross, station of the cross sa Pilipinas, mas mahaba pang malayo kaysa yung way of the cross na dinaanan ni Jesus. So, that's a picture of that. And they crucified him. Very short sentence ang sinabi ni Mark. No drama at all. Unlike in Pampanga, Kutod, Pampanga. Nakapunta na ako doon, nanood na ako. Napaka-dramatic yung pagpapako doon ng mga volunteers na ipinapako. Talagang pinapako. No? Kaya nga maraming mga doon na pumupunta ng mga tourist para mapanood. Yung very dramatic. Pero with Mark, just one sentence, short sentence. And they crucified him. Around 9 a.m., third hour in the Roman time, soldiers cast lots over his clothes, could have been crucified naked. Kasi nga, dalawa lang naman ang damit ng tao noon ng panahon, one outer, one inner. And pag i-remove the other one, or presumably one lang yung sinuot ni Jesus, one piece. So he could have been crucified naked. And which is commonly done sa punishment ng mga Romans. And the inscription of the charge is the King of the Jews. The Gospel of John, nandiyan yung INRI. Jesus Nazarenos, Rex Judaeorum, Jesus of Nazareth, King of the Jews. Yun yung in different languages, sabi doon, yung kay John yun. Pero pagdating mo kay Mark, simple inscription of the Sakdal, a King of the Jews. They said, irony ito. Totoo at hindi totoo. Totoo siya na King of the Jews. King, Messiah, totoo. But in a different way. So, you see the irony of the charge. True, but not true. With him, two bandits. The bandits ay walang pangalan, no name. Kung may pangalan, nandiyan kay Lucas yun, kay San Lucas. And join in the mocking of Jesus. Pati sila, they mock Jesus. Walang good thief here, only in the Gospel of Luke, yung may mabuting magnanakaw, yung nagsisi na sinasabi natin. Pati kaharian ng Diyos at langit, ninakaw niya. Kumbaga. But that's in the Gospel of Luke. And the mocking of Jesus, this is the third time now that he is mocked by tatlong grupo. Yung mga usisero, mga passers-by, mga religious leaders, and the bandits. Tatlong grupo. Third time, three times na minak, this time by three groups. At basically, yung kanilang mockery ay, he saved others, he cannot save himself. And, okay, maybe sa Tagalog, pero buti nga, on the cross, Jesus had no friends. That's the point of that. No more. No disciples. Nobody was there. No Blessed Mother. Blessed Mother is in the Gospel of John. In yung screen again. But here, no Blessed Mother. Nobody. He had no friends. He is a solitary figure here, surrounded by enemies. And so we come to the death of Jesus, chapter 15, 33 to 41. According to the Gospel of Mark, there is a darkness from 6th hour, the 9th hour, meaning from noon to 3 p.m., yun yung orasan nila. 6th hour is noon time, 9th hour is 3 p.m. And there was a total eclipse of the sun. The point here is that the whole universe joins in mourning the death of God's Son. Merong phenomenon. And at 3 o'clock, Jesus cries out loudly, sabi doon, the hearing of everyone. So it's a proclamation also, my God, why have you abandoned me? This is Aramaic. We serve in Aramaic, in the language of Jesus. Aloi, Eloi, Eloi, lema sabachthani. Hindi siya Greek, hindi siya Hebrew, hindi siya Greek, but Aramaic, the very language of
Jesus. And this is the last and only word of Jesus in the Gospel of Mark. Aramaic, not in Hebrew. My God, why have you abandoned me? Which is of course taken from Psalm 22. Yung salmo na, my God, bakit mo ako pinabayaan? As mahaba yung salmo na yon. So, nagdasal din si Jesus dito. Kung ang dasal ay salmo, kung ang salmo ay dasal, he is also praying here. Or maybe really expressing that intense question kung bakit siya pinabayaan ng Diyos. Which could have happened really as a question on the part of Jesus. Death. Death is never welcome. Sabi natin, death is the enemy of God. Why now he is suffering this? So, tama lang na magtanong si Jesus. At siguro marami rin mga kababayan natin ngayon nagtatanong ng ganyan. Ang daming nakilala natin sa Pilipinas na one after the other dying. Ayaw ko na nga minsan tumingin sa announcement ng Facebook kasi every morning na lang may kakilala kang namatay dahil sa COVID. So, many would be saying the same question that Jesus had told the Father, my God, why have you abandoned us? So, it is a significant prayer, lament, question to God. Understandable. Jesus even said it, Son of Man. Kahit sinabi niya na mabubuhay siya, kahit may kutub siya na he would rise from the dead, he would be reconciled with his disciples. At this very moment, he was not sure whether what will happen to him. Because death is negative. Death is never welcome. Death is the enemy of God. Bystanders mistook him to be Elijah. Mga usisero na ito, laging mali. And so they give him sour wine, again, to make him, to prolong his, ano, to buhay niya at saka to lessen the pain para mabubuhay pa siya, para may pagtawanan siya, may paglaruan sila. But Jesus was determined to give himself fully and consciously to his passion. Jesus made another loud cry and breathed his last. Curtain of the temple was torn into two from top to bottom according to Mark. Maybe a significance according to Mark, maybe from our point, symbol yan na with the death of Jesus, wala nang barrier between heaven and earth. Kasi noong nagsalita ang Ama sa baptism of Jesus, sinabi doon na napunit din ang kalangitan. Katulad dito, napunit yung curtain of the temple from top to bottom, meaning no, with the death of Jesus, the heaven is open, no barriers now between heaven and earth, meaning we have now a free access to salvation. And the centurion's reaction, mayroong centurion na nandoon, leader of 100 men, centurion, 100 ang kanyang under him, ang sabi niya, and irony again, na that this is this Gentile Roman persecutor ang magsasabi na truly this man was the Son of God. A Gentile Roman leader of 100 persons, no name, making a confession of faith. So, irony that hindi yung mga disciples ang magsasabi nito, hindi yung Gentile. Kasama siguro sa pagbak kay Jesus earlier. Kasi nandoon siya, centurion, leader ng 100 soldiers. It's a portray of, in 1536, of a certain Lucas Cranach the Elder. Mapapansin nyo, 1536 eh, kailan ba tayo dumating si Magellan? 1521. So makikita nyo, parang kamukha rin ni Magellan. Yung centurion na pinortrate ng artist, parang mukha ng mga katuloy na Magellan na nagsisircumnavigate
the world. The women from a distance, malapit na tayong matapos, Mary Magdalene, Mary the mother of James, and Joseph and Salome. Totally abandoned, pero medyo malayo-layo, from a distance na nakikita. Hindi sila nandoon. Takot eh. Nasa ano lang sila, tumitingin. So, abandoned pa rin si Jesus by all of them, especially the men disciples, these three brave women, nakalapit ng konti para makita ang mga nangyayari. Sino sila? Mary Magdalene, Mary the mother of James, and Joseph, and Salome, kababaihan, mga nanay. Later on, malalaman natin sa resurrection their important role. They were followers and supporters of Jesus, sabi ni Mark, and many more female supporters, sabi. Marami pang mga kababaihan na sumusuporta kay Jesus. I think this is the last point, the burial of Jesus. We come now to the end of the chapter 15, 47, and it is a day before the Sabbath, Friday, before 6 p.m. Joseph of Arimathea, hindi siya disipulo ni Jesus, pero miyembro siya ng council, miyembro siya doon sa naghusga kay Jesus, had the courage to request for the body of Jesus to be buried. Kasi nga, nakakatakot si Pilato. Lahat takot sa kanya eh, kasi brutal man. Pero this person had the courage and he wrapped it in a linen cloth and placed him sa tomb. It's an act of charity, Jewish piety, form of corporal work of mercy, yung ililibing mo ang isang namatay. Kahit sino po man siya, kriminal o ano, he deserves a dignified burial. At is a form of charity. Kaya mababasa niyo yan sa Book of Tobit. Halimbawa, napakagandang libro ito, if you have time, tungkol yun sa apostolate ni Tobit, ng hero dito si Tobit, na nililibing niya yung mga namatay as a form of charity. Kahit na dangerous ang paglilibing, but he did it. So it's an act of charity. And he does not know that what he is doing, an act of charity, is the Son of God. I don't think Joseph Arimathea believe na yan ay anak ay Diyos, si Jesus, o anak ng Diyos, pero that he did an act of charity to the Son of God is something. And we still remember him until today, si Joseph na taga Arimathea. This style of burial ng unang panahon. Parang cave, papasok ka. Mayaman-yaman yung mayroong ililibing dyan sa loob ng parang cave and then i-close ng crack. Mary Magdalene, the mother of Joseph, are observing where he had been placed. They are witnesses from start to finish. Katulad ninyo, you are witnesses from start to finish of my presentation. And on Easter morning, they would not be mistaken when they go to the tomb.